Understood. Kasi si Kasi naman, open very open sa setupin namin na dati na sa pagpapahayag. Kaya very inspiring si Kasi naman niya na invite niya po dito. At saka, nasabi naman na maganda naman kami. Testimony mo na sa pamandat, sa penitensya, sa pagray. Yun na may bigger na church.
Sarang international ministry yung pangalan ng church, yung ano, nung si Balo. At yung Uriano, na sa pakipagtulungan ng Uriano, so hindi naman niya mahawakan ng gano'n. Kaya siguro, kaya tinawag siya. So, Hindi pa marunong talaga. So, ano man ang kailangan ng isang iglesia, doon, tulong siya. Ganun lang, ganun yung ano yung doon. Kaya, gano'n siya, na gano'n siya, na maano siya, na siya mag-ano. Kaya, habang wala siya, hindi na makakati ng disimula ang service. Pagdating na, saka lang ang service. Susunod kayo naman. Pero, lahat ng gawa niya yan, sasama ako. Kaya... Sige lang, tuloy lang kami. Tuloy lang, maging ano, marami naman yung mga nag-comment dyan. Si Pastor Jake. So, Jake, si Pastor George. At naman yan. Marami yung mga atin. Marami yung mga atin. Kami. Pwede ako mag... Sa linggo kung ano, kami yan. Sa linggo kung ano. Wala kasi ang naman tayo kasi. Wala kayo sa linggo, di ba? Wala. Pwede ako mag-prince? Oo. Oo, hindi ako muna mag-prince. Sa, ano si Bas, di ba, Eric, sa bandang, dun sa Pinyakanya. Oo nga, sa Pinyakanya. Pastor kasi sa... Atong ano, kahit ako din sa Waray. Eh, meron kang ano, meron kang... Kailan may frontliner ka na... Kapag-ay eh. Jim. Kaya ko muna yung Waray. May ko si, ano muna, kailan ko muna ako mag-ano dun. Sa pag-ay. Sabi ko, amen po ba kayo dyan? Colossians 1:15. Ay, nakano nalungkot ako dahil kayo. Tinanong ko kayo may sila doon. Sabi na hindi. Hindi nga nag-amen eh. Ayaw nga eh. Sabi na hindi namin patanggap yan. Baka si Bandel, hindi nga. Ay, amen yan dyan. God created Christ. Amen yan. Hindi pwede niniyaamin na ito. God created Christ. Nilikha mo si Kristo? Pares naman yung isa natin. Ano siya naman 15 ngayon? Pamanay sa lahat ng nilalang. Sa mga trinitaryo. Wala! Ay hindi ka kaya na, inano ako dun eh. Ako naawa dun sa mga trinitaryo. Bakit mo naman binigla? Hindi ko, yun naman yung binigay sa akin trucks ni Gay Guy. Hindi na kayo makabalik dun. Hindi, papalik. Naku, buti na makabalik dun. Hindi, makakabalik. Hindi ko na nga pinalawin. Yung kasiyering ko kami, kada Pasig, church. Ay, pero man, wala sa akin yung... Wala issue doon. Hindi pala siya kabalik doon. Eh, saka hindi siya yung issue doon eh. Yung mga kasiyering ko, hindi yun ako may... Diba, say, pastor dyan, no? Ano doon? Kaya nga, ibaban ka ng pastor doon. Dapat hindi niyo muna binira. Hindi, wala. Hindi naman, hindi yung pastor. Buti kung papatayuin pa kayo doon, nandun pala yung pastor. Hindi, sabi ko pastor dyan na, yun ang ano, hindi nga siya pwede ito. Ay, Puriano. Hindi nila naiintindihan pag sasabihin. Hindi nga nila maintindihan. Sa kanya, wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod.
kasi wala siya ng pala. Wala siya ka eh. Ah, hindi magpapalulo yung gawa, hindi sila magpapalulo. Ah. So hawak sila, hawak sila. Oh, under pa rin natin yun. Oo. Oh, ah. Kayo pa rin. Kayo pa rin. Hindi yung... Hindi ko na nga, Brad Eric. Hindi ko na nga... Sige, ako tatayo doon sa linggo. Sa linggo. Ako kayo pagkano doon sa linggo. In dwelling. Kasi, pwede niyo po i-share yung ano, kasi ang nai-share ko pala yun. Tatlong gabi na ako nag-press ito, Brad Eric. Tatlong gabi na. Basic na personal emotional time. Hindi ko sinishare nga yan. Eh kanina nga lang, dahil kasi sinyal mo kasi agad eh. Nag-ano na mo ng mga tracks. Wala namang masama doon eh. Wala masama doon kung sa Panginoon siya lang kasi kayo, hindi matanggap nila eh. O pero, eh ano namin kapatid na ay insisya. Eh, pagkensa naman tayo sa doktrina sa ganito. Ay insisya, amen siya. Hindi, ano yung sabihin eh, pwede kayong bumalik doon eh. Ay, hindi pa pwedeng hindi. Kailangan ng mga tao na sila magagawa kasi ng tagapangunan. Kailangan po nila kami. Kailangan. Hindi po sila makakakilos hanggat wala. Ngayon, ibig sabihin na yung sinabi doon, hindi nila matanggap, eh, di sila hindi naman ako. Susun na rin. Okay, sige po. At ito na yung alam mo sa Pagray, hindi sa Pransya. Tatlong gabi na ako diyan, hindi sinisiri ako ng mga dyan. Tatlong gabi na ako ng Pilipinas. Okay, yung iba naman. Ano yung inaatas ng Diyos sa pamilya, pati doon sa mga panganinang ninong. Pangalawa, sila yung pinareport ko. Okay, sila yung pinareport doon sa tracts. And then, sila yung tagabasa ng Bible. So, nahiya nga sila eh, pero wala silang magagawa. Obligado silang sumunod. Kahit ayaw nila, dahil protos, diakono si Owa. Oo, oh, sila mag-assist patapos. So, yun ang nangyari. At then, pumunta kami sa bahay, nagkaroon kami ng arrangement na magkaroon ng ano. Ay, saan na na-invite dito? Marami pa lang ano doon. Pupunta naman sila dito. Wednesday, Friday. Ngayon, dito sa pagkoba namin, doon na Sister Agnes, maganda yung development doon sa Manila dahil una-una, yung mga bagay na hindi nila nagawa dati, nagagawa na nila ngayon. Sa tulong ng araw-araw na recon, kung paano nila gagawin yung pabasa gabi-gabi, paano nila gagawin yung personal devotional time, paano nila gagawin yung family devotional time, so nagagawa na nila ngayon. Pati yung anak ni Sister Aileen, si Kurt, ay nandoon kanina, excited siya na mag-participate at naisip niya yung kung ano yung nangyari doon sa pinagbalbulan niya noon ay inaatinan niya. Pero masalamat niya, although meron siyang nakuha na galing sa atin eh. Kasi ang personal, ang family devotional time, hindi na may tinuro yan doon sa inaatinan niya eh. Itinuro yan natin kung paano magkaroon ng family devotional time sa pamilya. So pati yung
ano, marami sila doon eh. Padagdag ng padagdag yung mga taong dumadalo. Maganda kasi nagkaroon kami ng interaction, tanungan, so lahat ay may participation. Ayoko na mag-share ng mag-share eh. Kasi pag ito mag-share ng mag-share, ang tendency ng mga nakikinig, inaantok. Inaantok. Wala na interest. Maliban lang na magkaroon ng interaction na sila dapat mayroong participation. Oo. Kasi kung gagawin mo na parang ano, parang kalong tradisyonal. Nag-share ka lang, pero hindi mo alam na yung sinisiran mo, tulog na. So ayoko nang mag-share. At ang ginagawa ko na lang, kung nag-share sila, parang singit-singit na lang. And then dagdag-dagdag, and then counter tanong. So, frontliner sila sa trucks. Frontliner sila sa trucks. Oo, so pinasiros ko yung folder ko na may mga trucks. So, yun yung mga trucks na gagamitin nila pagdating sa communion. At sa gabi-gabi nila na gawain. So, pati yung mga nalalaga doon eh. Tinuruan ko sila paano mag-download. So nakatulong din kaya gamitan yung ano, yung USB. Ang USB ay gagamitin nila yun para doon sa, although parang wala ata ng doon, para din yun. Oo, yung mga video, tapos yung documentary pa. Informative na tungkol sa Bible. So, yung Testament survey and Testament survey. Parang sa mga recision yung mga, yeah. Ano yung Bible. Yes. So makakatulong yun para i-familiarize. Ano ba yung tinuturo ng ano, yung Bible sa Old Testament? O ano ba yung naging istorya dyan? So yun yun ay makakatulong din sa kanila. Pangalawa, pangatlo, yung free time ng mga bata at saka yung mga nalaga doon, ay inutos ko din na pumunta doon sa group. May group tayo eh. Yung Progressive Revelation at saka yung seryeng kawakasan, pwede silang mag-download. So nagkaroon ng ano, workshop, tinuro kung paano sila mag-download, paano pumunta sa site. Link ba yung tawag ng site? Site ba yun eh? Group. Facebook group. O Facebook group. Hindi ba yun link? Link kasi yung mga group. Yung ganyan. Pero yung group lang yun sa Facebook. Oo. Kasi kita ba yung group chat? Group chat. I-type mo lang yung Kugyo Sering Kawakasan at din sa gilid, may lalabas Kugyo Sering Kawakasan, tapos may nakalagay doon na may photo, may discuss, may event. So, hanapin mo lang, iska mo lang yung file, tapos pindutin mo lang, lalabas yung mga topic. Kugyo Sering Kawakasan. Pag lumabas na yung mga topic, pipili ka lang doon kasi marami ng mga naka-files doon. So, i-download mo lang para mapakinggan mo. Pag na-download mo, napakinggan mo, kailangan mong i-share. Oo, ikumpara doon sa natutunan mong doktrina sa ibang ano, sa ibang denomination, ikumpara mo sa napakinggan mo. So, diyan na lalabas yung totoo. Kasi meron tayong tinatawag na objective report. Ibig sabihin ng objective report, kung ano yung napakinggan mo, yun yung sasabihin mo, walang dagdag, walang bawas. Kung ano napakinggan mo para walang bias. Pangalawa, ito yung subjective. Yung subjective, ito yung conclusion, malinaw sa Bible, na mayroon kang evidence based on doon sa mga napakinggan mong mga ano, mga topics. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya nga, sabi ko sa kanila, paano tayo makaka-assure na itong doktrina natin na tinatayuan ay totoo. Kasi yung iba nagsasabi na kami totoo. Without any proving the evidence of others, bagos na mag-conclude na lang. So, ano kailangan? Kailangan mong patunayan. Kailangan mong alamin yung side ng iba before we conclude na mali sila.
So ganun yung ano tinuturo namin doon. Pangalawa yung disiplina. Kasi kailangan maisabi sa kanila yung disiplina kasi kung hindi, pati sa iglesia, magiging walang disiplina rin. Oo. So yun yung kailangan. Magtuturo, isama nyo na lahat ng disiplina. Sa bahay, may house church tayo, bakit nagiging tamad yung bata? Natural, kasi ang Biblia may rules eh. Oo. Paano masagot yung tanong? Paano masagot yung tanong? Yung aling tanong? Ito, kung paano gagawin yung pili na yun. And then, nung nasa grouping na
kami, dun, yung mga bata dun na kasama ko, tsaka yung ibang mga babae, binigyan ko sila ng assignment na every Saturday, kumbaga every Saturday, isi-check ko yung notebook nila, tapos kung nag-check talaga sila. So, sabi ko sa kanila, isi-check ko yung notebook nyo, kailangan may sinusulat nyo kung ano yung napipilis nyo. And then, ano ba yung pinitin? Yung pinitin po is yun yung personal devotional time. Tapos tinuro, kasi may mga nanay din doon, mga tatlong nanay ata. So tinuro din yung tito doon about yung sa FTT din yung package devotional time. Pero hindi pa masyadong pinitin. Yung pinitin lang talaga yung tinatala niya namin. Tapos inuunti-unti na rin namin yung mga kabataan doon na pag-ayos ang damit, kasi pag umaatin sila mga kapang bahay. Oo. Tapos, ang ginagawa ko din sa mga girls, sabi ko, kaya mag-file na lang, mag-spread lang sila, or mag-dress. Oo. Tapos, yung abot sa buhok, sinirin ko na lang sila. Sabi nila nila, magpapakagawa daw sila ng buhok. Pero nung kamilis lang naman kasi sila, i-dalhin, lalo na yung tatlo. Tapos, sila na din yung instead na kami nila tito yung mag-meet nung praise worship doon. Ginagawa namin, sila talaga yung pinag-meet namin. Kasi, parang kangit kasi kapag aasa lang diba sa atin. Yung parang pag wala tayo tapos sila lang yung atin. E di hindi nila magagawa yun. So, parang kahit bago pa lang, kasi actually sila naman talaga yung believe doon. Sila lang nagpapupush. So sabi ko sa kanila, kayo yung mag-give ng praise and worship doon sa kanila. Tapos may gaganapin po kami daily pick-up, Vacation Bible School, April 5 to 7. So ayun yung mga katulong doon, mga young people. And then yung sa Tagite naman, sa Tagine kasi hindi kumbaga parang doon talaga mas fresh pa yung mga member doon. As in wala pa talaga silang kumbaga parang wala pang foundation, tapos wala silang ano yun yung parang designated na ano na ministry. Kasi sa Waray may yung leader na sila, tapos parang nag-aan na rin sila ng friendship. So, ang kulang lang talaga sa kanila, yung pag-lead lang sa kanila. Yung pinaka-pastor lang talaga na tutulong. Pero sa Tagine po, wala pa po talaga silang foundation na siya. Kasi, naghahanap sila ng pastor. Kasi nalang-lalang na ngayon nakatay si Nanay Nins, yung pinaka-caretaker doon. Na siya lang yung parang sila yung kasi parang siya lang yung nagpupush or nagilid lang doon pero hindi parang ganun talaga ka-firm. Pero kasi nung unang attend namin doon, ang humarap lang sa amin, mga bulilit lang. Kasi hindi na nga na follow up yung mga uma-attend doon na dami pa. Kasi hindi rin sila nagkaka-intindihan yung sila yung nagilid sa kanila. So, kasi mga bata pa din eh, tapos hindi pa naman sila pinasal. Tapos, so ayun ngayon, nung namatay nga si Nanny Nins, ilang days na matang Thursday, Friday, Saturday. So pang four days po ngayon, na pupunta-punta kami doon sa Tagine. Yung mga bisita doon, actually ang daming, madami talaga puno yung church doon. Nung naglalaman, and then every pupunta kami doon, meron talaga kaming self-grouping na ginaganap. At nung pagdito doon kasi nakakapag-share talaga yung bawat isa. Tapos yung mga bisita nung kapag-anak nila Nanay Nins, tapos yung mga unbeliever, nashare-share namin sila. At kanina, kasi kami nila natin yung mga magkaka-self-group. Kanina, ayun, nakausap namin yung mga kapatid ni Nanay Nins. So mga Kristiyano din pala sila. Tapos binigyan ko sila ng tracks ng communion. Tapos pinaliwanag ko sa kanila kung ano ba yun. Tapos pinag-report ko rin sila sa Simon at si Tika. God ko sila kasi siguro good lang din sila nakakita ng batang nag-share.
sa harap kanila. Pero yung isa kasi doon na nagtanong kay tatay, yung abot niya sa garden, ano lang yun, yung nagtanong sa kanya, invite lang din ni Tita Jean, yung kapel na yun. So parang hindi talaga sila doon nag-church, sa Pasig sila nag-church. So nakipaglamay lang din sila. So ayun lang. Kamun. Gawain mo na. So, yung sa akin po, ano, ilang weeks na po kami, siguro napapansin po ilang weeks na po kami dito hindi nag-church sa morning. Kasi yung dalawang church yung mga po yun, walang nag-handle talaga na leader, na pastor. So, si Brother Benan, siya yung head pastor doon, nanilagay ng Kuryano. Dahil alam niyo naman yung mga Kuryano, di ba? Ano, hindi nila kaya na sila yung maghawak ng church. Kunti pinapaubayan nila kasi hindi sila maintindihan eh. Kasi English ang sinasabi nila, hindi naman po lahat kasi aral. So, ang ginawa nila, si one time kasi si pastor, nag-message siya kanya, then after that, nag-reply naman siya. Pero kasi, kaya lang po namin na ano yung church na yan, kasi di ba, because yung sa Sampaloc, di ba nagpo-post tayo ng evangelism natin? Tapos ang nangyari po doon, one time, yung pastor na po yun, nag-message kay Bella na sabi niya, I am interested na makipag ano sa kanya, makipag-usap na ganito, ganyan. Kasi yung church na yan na dalawa, wala talagang mag-ahawa. So ngayon, nung ginawa ka na ni Bella, sinabi niya sa pastor doon na sabi niya, ayaw niya na yung sa Kuryano na kontrolin siya or anong gagawin sa kanya, yung susunuran. So yung pastor niya, open-minded. Dahil ang turo niya sa gadget, pareho tayo. Isa ang Diyos. At saka, isa yung Diyos Ama at isa si Diyos si Cristo. So yun. Pero iba, magkahiwalay. Magkahiwalay po. So yun. Then, kumayag yung pastor, sabi ni Brother Mena, pag ako ang nag-handle dyan, ako ang masusunod lahat. So, wala siyang comment, kahit nandyan kasama namin yung mga young people na... Sila pastor. Oo, wala siyang magagawa. Ang ginawa po namin, ikot po lahat ng mga elder, pwede po mag-preach doon. So, nag-preach ako doon si Pastor Mio, si Tatay, si Brother Jay. So, wala pa si Jay. Ay, di pa si Brother Jay ba? Yun. So, ang kagandahan lang po doon, kasi naka-inline lang po yung pastor sa amin. So, nandun din yung pastor pag Sunday? Wala po. Wala. Talagang inanong siya kayo. Hindi talaga siya pwede doon kasi, una, hindi siya mawag mag-English. Hindi siya mawag mag-English. So, sino yung pastor bukod doon na nilagay? Yung pagkasi ko lang sa PPCA. Ah. So, nasaan na yun? Nakasama-sama lang po namin. What will gonna do next? So, yung kagandahan po doon kasi kung anong ginagawa po natin dito sa church, na-i-implement po natin doon. So, ang ganitong ginawa namin, yung mga bata, pinababasa namin, kasi ang kagandahan po doon, kasi hindi katulad na pag mag-evangelize tayo, magtatayo po lang tayo ng church, building. Ito on po, meron na malagang tao, may mga young people na nakahanda na siya, ilalatag mo na lang po yung mensahe. So, ngayon yung mga young people po na hinahawakan ni Menan doon, mapapait po talaga. At isusunod kung ano yung ilan ang attender doon? Ay, ang dami. Sa young people pa lang po, katorsin na. Marami talaga po. Marami? Sa young people po na sa katorsin mahigit na sila, yung matured na, yung mga na kay Jedi. Pero may mga ano pa. At mga na kay pa. Katorsin na din. Mayroon ganyan po. Tapos alam niyo po ba, pagka nag-Sunday school kami, kasi syempre, kailangan, ano po, hatapin pa yan. Yung mga batang kay David, kay ganyan, nag-Sunday school kami. Pero ang nagtuturo, si Nakim, Kambal, Jelay, sila po nagtuturo sa mga, almost po, nasa 30 lagi, yung mga batang po namin. 30, marami po siya. Tapos yung mga nanay po doon, nalungkot na, nakakalungkot po, kasi nung wala kagahan din na sa kanila, yung mga nanay, parang wala ng gana. Ngayon, nandaman nila na, ay, may pastor nang tinalaga dyan, sabi ko doon. E, tinasibalikan,
nakaraan, punong-puno kami. Kanina kasi yung nanay lang naka-attend, almost 5 lang yung nanay. Then karamihan na yung people na po. Yung people na. Then, di na lang nga po namin dito mga yung people, yung ilan na. Kasi hindi balak po talaga. Yun yung kaganina. Opo, yun po yun. Ilan na po yun. Pero yung iba kasi nauna na po doon. Yung mga lalaki namin, nauna na sila doon. So yun. Tapos, pagka may, ano po, pagka may mga suggestion, then open for suggestion, yun yung mga yung people ko ni Kilos po. So yun po yung mga dahan doon. Then dito naman po sa Taguicho Church, ganun din, nakatayin na nga po si Nanay Nick, ano, tuwang-tuwa po sila na nagkaroon ng pastor po doon. Nagulat nga po sila na, ay, yung pastor na pala, ganun at si Athena na po sila. So yun po yung mga dahan, like, hindi mo na kailangan pang mag-evangelize sa labas, kundi nandun na mismo. Kasi sa tingin ko, Naupalis na. Yun lang po nga. Kasi yung tuwing ano namin. Hindi ko na kaya, hirap-hirap na tayo. Hindi pa, hindi ko na kaya. Hindi kasi, full, alam ko kami, full load kasi yung schedule po namin, Brother Eric. Eh, mga yun, siguro this coming vacation. Tapos yun po. Kaya natin mag-bursa, mag-visit, daily vacation. Tapos, ang sabi po doon ng pastor, si Pastor Park, sabi niya po doon, Pastor Ferdinand, ilatag mo sa akin yung 3 months mo na program. Hinihingi na si Mena ng 3 months na program. Kapag tatlong buwan na program ni Mena, eh, ewan ko kung nag-send na siya ng program. Siyempre, kasi tayo ang masusunod. Ibig sabihin, kaya pinapano tayo ng program, ini-inform ni Mena sa kanila na itong pinagkagawa ko, itong program ko, ganyan-ganyan. Hindi po siya nakakalimbe. Si Brother Francis nakapag-preach na doon. At ulang time ni Brother, napapabasa mo Brother Francis, di ba? Napapabasa mo sila. So kanina, ano talaga sila, napapabasa na talaga sila kasi tapos napapashare na sila kasi nung una talaga Brother Eric, hiya sila mag-share, tapos ko lang alam. Tapos nung tuloy-tuloy na po kami, ayun, nag-share na sila kung ano narinig nila sa preaching. Tapos binigyan na sila namin ng mga tracks natin. So yun lang po yung magandaan kasi hindi po nakikialam yung ano na church na kung ano yung tracks natin, yun ang nagawa natin. Oh, yun po yung kagandaan. Siguro may purpose ang Diyos kung bakit yun yung nangyari. Then, wala nang caretaker dun kasi namatay na yung caretaker. Ang mag-cover na talaga si Mena. Siya na talaga mag-cover dun. So hopefully po, ano, parang hindi na kasi yung kakayanan ni Mena dahil na pulo na kami. So, hihingi siya ng tulong sa airport at saka sa airport. Na kahit mag-anumadang tulong. Pwede po kayo, kahit sino po kasi pwede mag-preach doon eh. Yun, tapos program, kung anong program na magagawa mo. Tapos ang kagandaan ng doon, self-grouping talaga. Ang kagandaan po doon, Brother Eric, may self-grouping kami tuwing gawain. Tapos ang tagal, mas matagal pa yung self-grouping namin kaysa sa preaching eh. Nag-enjoy sila. Ayaw na nga mag-alisan. Masaya sila sa self-grouping. Itatagal na sila. May drugs kami. Problema kasi tatay na iyan mo. That created case eh. Basta mag-enjoy sila dyan. Ng morning, ang kasama ko si tatlo lang kami si tatay, ako si tatay George, si Gerald. Kasi si Brother Celso nasira daw yung... Next time, isama ko na si Kim, ha? Si Kim, si Kim, pinakakuhaan ko siya yung eternity. Ibigay ko sa kanya, tapos napasadahan namin. Kasi Tate George, nagmang madali. Sabi niya, ano lang daw, 10 minutes lang. Tapos kailangan daw, kumpaliwanag ko lahat yun. E di, parang pasada-pasada lang muna. Parang summary lang muna. Bakit nagmamadali? Yung eternity. Kasi ano na kami doon nakaalis, diba? Alis Kevin na. Tapos nakarating kami doon, syempre, alas ako ka nagtugutong. Hindi ko kain muna kami bago kami mag-bustado. Tapos iniwan ko sa kanya yun, yung eternity. Tapos yung kung sino po yung pupunta dyan this coming Thursday, ano po,
i-share po kay Sister Charlotte yung eternity na yun. Para, opo, kung sino po yung makakapunta doon. Kasi yun? Wala kang pila tayo sa Thursday. Kasi, opo. So, parang, doon, hindi, kumbaga parang, i-ano na lang, kumara, di ba, una, eternity to eternity, parang, i-detail na talaga, kasi i-series sa kanya. Kasi talagang hindi siyang pakinig. Tapos, gusto niya yung, yung eternity to eternity. Tapos, doon naman kay Brother June, wala si Brother June ng trabaho. Tapos, ang naano namin, si Brother Aro. Napunta hindi namin, tapos nakapag-share. Tapos si Brother Lino, at doon siya, si Brother Lino. Ano, kasi wala din na siya ng trabaho kasi. Nabibigat na siya ng trabaho. Tapos, ano lang, parang nagpayo-payo lang. Tapos sabi sa kanila, ayun, gawin din nila yung pabasa kasi pwede pa yung assignment ko yun. Tapos kay Sister... sinabi ko sa kanila. Di ba di haro, bigyan mo na yung buklet. Sister, si Brother Aro. Let's next week, pagpunta. Pero kasi si Brother Aro may trabaho sa Bulacan. Kaya andyan siya kasi nga di ba mag-holy. May pahinga sila ata na 2 weeks. So, this coming Thursday, si Brother Aro. Andyan nyo. Tapos si Sister Charlotte, ayun, nagagawa naman daw nila yun. Kasi nare-record ko siya every punta doon. Kung nagagawa yung pagbabasa nila every night ni Prince. Kasi si Johnson nakapit lang eh. So, sila lang yung Prince. Tapos, ayun, sabi niya yung Prince. So, dun sa, ano, sa tanay po, si Pastor Romy, Mother Jane, pangako ka sa Panginoon sa Webes, pupunta ka ng tanay. Oh, Mother Jane. Tamang Jane. Mother Jane, hindi nasagot. Dena, inis ka mo na dyan. Mother Jane. Webes, sa tanay. We are not available in ano, tanay itong this coming Thursday. Nasa summer kami, Mother Francis. At pwede isama si Pastor kasi ilalatag yung ano eh, yung eternity to eternity. Kasama niya si Kim. Ano yun yung kay Kim? Yung eternity to eternity. Kasi papasadahan na din eh. So at least papasadahan na yung sequence of events. At maganda yun kasi mag-aano na yun. Mahihiyaan na yun sa kanyang understanding ko. So yun po, no, mga kapatid. Ang kagandahan niya, parang tinatanong ko sa sarili ko, Panginoon, anong dahilan? Bakit ako nandyan sa, ano na yan? Yung Kuwakay Church nga na yan, tapos yung Pina Francia Church. Actually, parang gusto kong nagtatanong isip ako Muna eh, parang, ano nito? Kasi Koreano, ano yung presyo ng tao dito? Presbyterian form of church government sila eh. Then, talagang pinilit ko, hindi pwedeng, sabi ko, good sa kay Gandhi, sinabi ko kay Gandhi, you know me, I don't want to make sakal me. Sabi ko, I teach my doctrine. Hindi naman po, I teach my doctrine, whether you like it or not. It's okay. Then, sabi ko sa kanila, in behalf of my absences, sabi ko, kung wala ako, nag-designate na ako ng pastor. So, okay, sabi niya. This coming Sunday, wala talaga ako doon, pero pakisuyo po. Nag-iulat ako sa inyo. Kasi hindi ko, hindi mag-start ang gawain doon pagka walang, hindi niyo pakunahan. Anong oras ang dito po sa Amaray Church, ang start po ng gawain niya, 9 a.m. until 12, o to 11:30 to 12. Mahala po kayo, gawin po ninyo yung, dala kayo ng booklet. Dalain nyo po yung booklet. Bigay nyo po sa kanya. Diba, kahit isang oras sila nag-aantay sa atin, hindi sila mag-i-stand hanggat wala kang pastor. Yun nga eh. Kasi may respect sila kay pastor. Kasi walang tatayo. Walang tatayo. Hindi, tumatayo si Jan, kaso pa lang nagre-respeto sa sayo. Ayaw niyo magsimula, magmula. Si Jan kanina, almost 1 hour naghintay. Sabi niya, we will start. Nag-message sa amin, where are you? The boat. Sabi sa amin. Marami ng tao po dito.
Sabi ko, ano, nandito ba ako on the way? Ngayon, nung pagdating ko, nagtaka lang ako bakit. At least kahit pa paano na. Ang purpose ko, bakit inisip ko, bakit walang problema, sige, ilagay niyo yung pangalan ng church ko. Pero ang ituturo ko, yung container ng mensahe. Ngayon, unti-unti lang pinapasok ko yung message. First, mahirap ipasok diretso yung William Ryan Bandang eh. Kasi marami sa internet, siniraan na si Padre Ryan. Para tanahan niyo po, sa internet, maraming hearsay. Ang isang pinakamatinding paninira kay Padre Ryan. Pasensya lang po ito, sasabihin ko lang ito. Even INC, hindi nag-iiniwala kay William Ryan. He's false prophet for them. Not only INC, pero may mga trinitary, almost denomination, hindi na niniwala sa kanya. Tuwing kay William Ryan Bana. Kultong propeta, false prophet. Pero ito yung problem. Ito yung nakita ko na isang matinding kalaban ng message. Yung believe the sign, kung makikita nyo doon sa akin. Yung William Ryan Bana ng discrepancies. Pag sa group sa Facebook, kung i-check nyo na doon lahat ng mga kahirain ba diba? Even doon sa vision niya, pananalita niya, three times sasabihin niya yung statement na to. Pero sa ibang mga statement, same ang nasa isip ni Barbaran, pero magkakaiba. O, tingnan niyo, propeta niyo. Bakit mo naman ako pinapangkula? Kasi gusto ko mag-share ng INC, bago mag ganito, kailangan ko rasa. Mamaya, mag-share na sa 8 to 8:30. Okay? Ngayon, habo ko 30 minutes, pero 20 minutes na matitira. Gusto ko mag-share ng mga tuko sa INC. No? Sa Tagalog ako naman kasi proudly Filipino-Mekan. So, ngayon, yung sinishare ni Carmela, papunta na doon sa topic na gusto ko i-share. Pero, uunahin ko muna yung mga puna. Then, kasi, ano, may kira yung oras, 20 minutes. So, mamaya, 8:30, pwede mo i-share yung mga advance sa mga kailangan ka na. Ngayon, so stay kayo hanggang 9, okay? Gusto ko, kailangan mag-stay kayo. Okay, ngayon, wala nang interruption. Paki-ano nga, paki-patay yung ano, yung chronicle, mag-series ako ngayon. Kahit na extend. Sige, pakipatay, tapos pakirecord ulit. Sabihin mo na po. Facebook. Tapos. Ayos na. Okay na? Wala to. Hindi nagre-record? Hindi na makay? Pakitulong na permanent. Patulong.